Hinamo ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na magsampa ng reklamo sa korte ang nagpakilalang survivor sa Ozamis raid. Kabilang sa mga alegasyon niya, ang pagtatanim daw ng mga pulis ng barel kay Mayor Reynaldo Parahinog Sr. Ang mga pulis na nagsagawa ng raid suportado ni De La Rosa, pati ang ilang taga-Ozamis. Makibalita tayo kay Sergio Castillo. Pinasok ng mga pulis ang liblib na lugar na ito sa Barangay Cogon, kung saan dating Barangay Kagawad, si Marlon Parahinog alias Aylon, nakaanak di umano ni Ozamis City Mayor Reynaldo Parahinog Sr. Nakatanggap daw kasi ng impormasyon ng Ozamis Police na ibinaon di umano roon ang mga pinatay umano ng Martilio Gang, kung saan isa raw si Aylon sa mga lider. Ang pagsisilid sa sako ng mga nabibiktima, signature daw ng notorious na armed robbery group. Siguro more than 10, no? Yung iba, mga bago yung nag-complain. Signature nila ni Aylon Parahinog na parang itsap-tsap ka ba? Tapos ipasok ka sa sako. Kung hindi ka ipasok sa sako, doon ka sa dagat ilagay. Nang bulat-latin ang bawat sako, may mga nakitang buto pero pinaniniwala ang sa hayop ito. Ayon naman sa mga kaanak ni Aylon, matagal na silang walang kontak dito at hindi sila naniniwalang killer siya. Kahapon, saktong isang linggo matapos ang madugong police operation sa bahay ng pamilya Parahinog, mahigit 300 residente ang lumahok sa interfaith rally sa harap ng Ozamis City Hall bilang suporta sa mga pulis na nag-raid. Ulit, datila ang paningin natin, paningin ng alas natin, dahil ang hangad natin ay kapayapaan. Ozamis City is a silent society. I tell you this, no one dares to speak against the evil perpetrator of Ozamis City because you are very much afraid. Ayon sa mga nagsalita sa rally, nawakasan na ang anilay corrupt na pamumuno ng mga Parahinog. May grupo rin naman na nagpakita ng suporta sa pamilya Parahinog. Sa ngayon, wala pang naitatakdang petsa ng libing na mga napatay na Parahinog. Hinihintay rin kung makakauwi sa Ozamis ang nakadetain na si Vice Mayor Nova Princess at Reynaldo Jr., mga anak ng napatay na alkalde. Hinamo naman ni PNP Chief Bato De La Rosa na magsampa ng reklamo sa korte ang nagpakilalang survivor sa Ozamis raid na si alias Cesar para panindigan niya ang kanyang alegasyon laban sa mga pulis. Malaki raw kasi ang pagkakaiba ng pahayag ni Cesar sa resulta ng autopsy at paraffin test sa mga bangkay. Sabi kasi ni alias Cesar, pinasabugan sila ng 2 granada at pinagbabaril. Pinlantahan pa raw ng mga nang raid na pulis ng baril si Mayor Parahinog at pinag-iba-ibaan niya ang mga posisyon ng mga bangkay. So to settle everything, mag-file na sila ng kaso para malaman natin ito lahat. Dahil kung sabihin ko naman na I am siding the police, sabihin niyo, expected yan. Kung sabihin ko naman na mag-side ako sa kanila, sabihin naman nila na bias ako dahil hindi ko pinakinggan yung side ng police. So we must be neutral. So let it go to the proper courts. Pinag-aaralan naman daw ng PNP kung magagamit nilang testigo ang naarestong pinsan ng nasawiring si Susan Parahinog na nagtuturo raw sa mga Parahinog na source di umano ng droga sa Ozamis. Mula rito sa Ozamis City, Cedric Castillo, GMA News.